ibibigay ko na po sa inyo ang kauna-unahang babaeng vice-alkalde ng lungsod ng Maynila, ang secret weapon ni Yorme, ang may kalinga ng isang doktora, pagmamahal ng isang ina, ang tinuguriang door-to-door doktora, panapakan po natin, Mayor Doktora Honey Nakula! Magandang gabi sa Palo! I love you. July 1, 1994. 27 taon na po ang nakakaraan. Tandang-tanda ko pa nang ako ay unang pumasok bilang isang regular na empleyado ng lungsod ng Maynila. Dito po ako nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng kalinga sa ating mga batang Maynila. Inspirasyon ko po ang aking ama, si Dani Lacuna, ang inyong pong kapitbahay dito sa Plaza Noli, na hindi lamang po naging haligi ng aming pamilya, kung hindi nagmulat po sa akin sa kanyang pagmamalasakit sa taong bayan. Sa ilang pagkakataon, pumasok po sa isip ko, di kaya mas marami pa akong matutulungan, di lamang bilang isang doktora, kundi bilang isang halal na lingkod bayan. Kaya't nung ako po ay inyong pinagkatiwalaan na maging konsehal ninyo nang 9 taon, di ko sinayang ang pagkakataong yaon. Taas na po akong makakaharap sa inyo dahil alam ko po at alam din po ninyo na di ako nagpabaya sa aking sinumpaang tungkol. Tagay ko ang damdamin ng isang mapagmahal na ina at ang napakalawak ng karanasan ng pagbibigay kalinga bilang isang doktora, pinagkaloob po ninyo sa akin ang pagiging kauna-unahang babaeng halal na vice-alkalde ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyo. Pinagulian nyo door-to-door na doktora dahil sa personal ko pong paghati ng tulong medikal sa mga tahanan ng mga may karamdaman. Saksi po kayong lahat dito sa Sampaloc kung paano naging epektibo ang tambalang isko at hani. Isang tunay na pagtutulungan na nagbunga ng mga kapakipakinabang na mga programa at proyekto para sa bawat Malineño. Trabaho at allowance para sa ating mga senior citizens, mga PWD, mga solo parents. Tulong pinansyal para sa ating mga mag-aaral sa grade 12 senior high, sa UDM at pamantasan ng lungsod ng Maynila. Proyektong pabahay sa Tondo, Binondo, saan pa? Sa Baseco, San Lazaro, San Sebastian at Pedro Lee. Isinaayos po natin lahat ng mga pasilidad at binigyan po natin ng mga dekalidad ng mga kagamitan ang ating pong mga ospital at mga health center. Sa kabila po ng lahat ng mga ito, lalong-lalo na po nung dumating ang pandemya, mas malaking responsibilidad po ang ipinagkatiwala sa akin ng ating pupunong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Tumagoso, na pangunahan ang pagtugon sa ating krisis medikal. Pinalakas po natin ang kakayahan ng ating mga ospital sa pangangalaga sa ating mga pasyente.
tayo po ay naging matibay na sandala ng ating mga medical frontliners at health workers na tila bang wala nang katapusang pagtugon sa COVID-19. Agaran din po tayo nakabili ng mga kinakailangang mga gamot at bakuna. Sa kabila ng lahat ng ito, tuloy pa rin po nating tinugunan ang ating gawain bilang isang Vice Alcalde. Mabilisan po nating isinabatas ang panukala na magbibigay ng pondo para sa iyutang pinansyal at pagkain sa bawat pamilyang Manilena. Ang lahat po ng ito ay lalong nagpatibay sa aming samahan ni Mayor Isko at ng buong konseho. Nagbigay ng mga kapakipakinabang na mga tugon at solusyon sa napakaraming problema ng bawat Manilenyo. Ang akin pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong punong lungsod, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa kanya pong pag-alalay at pagkilala sa akin bilang kanyang kaagapay, kakampi, kasama, kapatid, kapartner. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ngayon po, kailangan tayo ni Isko Moreno. Dalangin ko po na lahat po ng pagmamahal ay mabalik natin sa kanya. Huwag po nating pababayaan ang tunay at karapat dapat na maging pangulo ng ating bansa, Isko Moreno Dumagoso. Sa pagkakataon po ito, ang kapartner po ni Isko, ang pinansagan po niyang honey bakuna, ay higit niya pong pinaniniwalaan na makakapagpatuloy ng lahat po ng mga programa at proyektong aming simulan. Isa pong hamon na lakas loob ko pong haharapin na may sapat ng karanasan. Hinubog na ng napakahabang panahon at nalagpasan na po ang napakaraming pagsubok. Lagi nga pong sinasabi ni Isko, dito sa Maynila, ang lahat ay pantay-pantay. Hindi naging sukatan ang aking pagiging babae. Kayang-kaya ko na po kayo na pamunuan at paglingkuran. Mga batang sampalo, samahan po ninyo ako. Gumawa po tayo ng isang panibagong kasaysayan sa lungsod ng Maynila. Bigyan po natin ang kapitolyo ng ating bansa na isang pinuno na may puso ng isang ina. Pagmamalasakit ng isang doktora, handang-handa na kayong paglingkuran at tanggapin ang hamon na pagiging kauna-unahang babae alkalde ng lungsod ng Maynila. Umasa po kayo, hindi ko po kayo bibiguin. Tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy ang benepisyo, walang iniiwan, lahat kasama, lahat mahalaga. Kasama ko po ang buong grupo ng Asenso Manileño sa pangunguna, siyempre, ng ating magiging Vice Alcalde, Yul Servo Nieto, ang ating pong kinatawan sa Kongreso, Edward Maceta, aming po naming mga konsihal. Ako po si Doktora Hani Lacuna, ang inyong door-to-door doktora, magsisilbing bakuna di lamang ngayong pandemya. Sana po lahat tayo ay magsama-sama para sa isang malusog, maayos, payapa at maulan na Maynila. Pagpalain po tayo